namin, ito si Color. Kaya dinawag na Color, galing namin ng Bacolor ito. Hindi namin sa Bacolor. Siguro mga second or third calving na ito. Kasi ano po yun namin ginagatasan. 4 months, 4 to 5 months yung bulo niya. Nakaka-17-18 pa naman bote. Yan si Color. Dito naman sa kabila. Ito si Macdo. Kaya namin... tinawag na Macdo ito. Dahil lang kung gusto mo yun, parang Macdo. Para may identity lang. More than isang taon na yung bulo nito. Kala ko Buddhist na dito pala. Pero kapag ko negative. Pinapiti ko negative. Kakabila naman. Ito si Emily. Emily ang pangalan nito. Kasi yung pinagbibili namin si Milyo. Galing ng Nueva Asia. Mostly galing ng Nueva Asia itong mga stock namin. Pinapili ko positive na siya. More than a year na rin yung bulo. Nakaka-dalawang at tatlong bote pa, nagpapagatas pa. Ito naman sa kabila. Ito naman si, ano, tawagan namin ito, si Clor. Siya magkasampung bote pa. Yung bulo niya, it's about to 9 months na yata. Maganda rin ang performance nito kahit medyo maliit lang. Hi, ako pala si Ruben David, Lourdes Minalin. Senior na po, 63 years old. Bago ako nagkalabaw, alam mo naman ang pagkakalabaw, medyo mahirap na masarap. Mahirap dahil kailangan mong i-provide yung lahat ng kailangan ng kalabaw bago ka bigyan ng gatas. Alam mo naman ang mga nagkakalabaw yun. Prior bago ako nagkalabaw, first story, isa akong BSA graduate of batch 1980. Employed na ako sa PCC, Philippine Cotton Corporation, as a CFMT, Cotton Farm Management Technologies. 1984, 83, I think, yes. Medyo dinideploy kami sa part of Mindanao. So, nag-ano na lang ako. Nag-abroad ako sa Cebu Construction noon. As a ano kami noon, landscape designer for almost 10 years ako doon sa Saudi. And then pag-uwi ko, nag-engage ako sa duck raising, naka-poultry yun. Medyo maganda naman ang kita. At that time, pag kumikita, bumibili ako ng mga baka. Baka yung alaga ko noon at saka itik. Umabot ng almost 17 na yung inain kong baka noon. Pero nung bumuhos yung, alam naman natin sa pinatubo, nung nawas out yung Gugu Dike, lowland kami, talagang nawas out yung mga itik ko, 4,000 heads noon. Tsaka mga baka, ilan na lang natira. So, I decided na balik ako uli ng Saudi. Nag-message ako sa manager ko and then pinadala naman ako visa. Pero bago yun, mayroon akong nakakwentuhan, may kalabaw siya. Dahil parang nag-i-interest na talaga ako sa livestock. Sabi niya, kumikita ka ng mga that time, 200 to 300 pesos a day sa isang kalabaw. So parang nagka-interest ako para na hindi na lang bumalik ng Saudi. Pagkatapos noon, binenta ko yung natitira kong ibang baka
bumili ako ng that time, medyo mura pa yung, no, yung mga kalabaw. Bumili ako sa resettlement sa Bulawon. Nagkasundo kami sa 37.5 yata. Buntis. One week ang iningi ko ng palugit. Sunday noon. I still remember Sunday noon. Pero pagbalik namin, nakabalik kami ng Monday dahil di kagad na yung mga baka ko na benta. Meron ng bulo yung pinunta namin. So ayaw nang ibigay. Pero sa pakiusap at ano, nagdagdag ako ng 7,000 yata. Binigay yung kalabaw. Nag-umpisa na ako noon. Nagkakalabaw. Una sa paggatas, talagang napakahirap dahil hindi ako marunong gumatas that time. Pero dahil kailangan, nag-aaral yung mga bata, yun, umiikot na kami doon sa ganong sistema dahil wala naman talaga akong pambili. Pagkatapos kong ginatasan, magdadagda, ibenta ko lang, kahit maganda siya, ibebenta ko yung inahin, ibebenta ko yung bulo, bibili na ng panibago para lang maka, siyempre, associate na yung mga bata nag-aaral, ganyan, kailangan mo na yung daily income kahit magkano lang. So, up to now, ganyan ang nangyari. Eh, ngayon, yung youngest daughter ko, she's also public school teacher, gaya ng mama niya. So, ngayon, iniipon ko na yung magandang lay ng mga kalabaw. Pinatitigil lang ako magkalabaw, pero dahil alam mo naman, pag umutang ka ng tuyo tsaka kape sa tindahan, kinabukasan may pambabayad ka dahil sa gatas ng kalabaw. Ito naman si Christmas. Papasko nung bilhin namin ito. Yung bulo niya is about 4 to 5 months old din. Lalaki. Nakakakulang-kulang 20 ba? Pero pang pick nito, yung mga 24, 25 kaya nakukuha. Ito naman yung dumalaga. Kaya tinawag namin dumalaga. Lahi palahi namin kung lumaki sa akin. Positive na siya. Pinapili namin kapon. Like ako, kapon, positive na siya. Pero nakakalit pa ang gaganim na bote na lang. Matanda na rin ang bulo nito. Iyan ang bulo niya. Madaming struggle sa pagkakalabaw nung una kasi marami akong namatayan na bulo. Sabi ko, wala akong pakialam kahit namatay yung bulo, kaya kailangan ko ng gatas. Yun ang nangyari. Dapat may gatas kinabukasan. Whatever mamatay yung bulo, ano, basta may gatas ka. Ganun ang sistema, which is parang mali. Ngayon ko nakikita dahil kasi ngayon napakamahal na ng kalabaw. Dalos na yung mga bagong panganak. Alaman naman ninyo yung presyo ng kalabaw, napakamahal. Sabi nga sa parting Nueva Ecija, ako raw ang nagpamahal sa kalabaw, gatis ng kalabaw, dahil kasi pag maganda yung kalabaw, kung medyo papatay-patay yung kasabay kong namimili, mapupunta sa akin ng kalabaw, lalo sa kapag maganda. Yun ang naging struggle. Ang kasarapan naman, ngayon, nag-e-enjoy ka na kahit paano kumikita ka. Parang naging passion ko na yung breeding. At saka kung konting problema na lang dahil kasi technically, meron naman akong background, agriculturist ako, pero major ko talaga sa crop science ako, minor ko lang yung animal science. Pero so far mas well-versed ako sa livestock.
parang nakalimutan ko na yung crop.